What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda nga po yung pag-uusapan natin dahil yung topic natin ngayong araw ay yung nilabas na article na kung saan mababasa natin dito kay crypto.news na pinapaban nga. Yan, pinapatanggal nga at pinapastop nga yung operation o yung mismong kaganapan na nangyayari kay Hamster Combat. So sa mga naglalaro niyan, pinupush nga ni Russian lawmaker, yan ang mabasa natin na si Anatoly, na ma-stop na nga daw yung paglalaro ng Hamster Combat dahil for them ay fraud nga daw ito at the same time naapektuhan nga yung mga tao na naglalaro ng Hamster Combat. And also, pag-uusapan din natin dito yung article na nagsasabi na kung sino nga ba yung nalaman na may-ari ng owner or nagpauso nitong Hamster Combat na si Edward Gorinovich. Yan. So makita niyo yung picture diyan na mamaya pag-uusapan natin kung sino nga ba siya. Okay? So dito umpisahan muna natin guys. Sa crypto.news dito natin nalalaman yung mga balita regarding sa mga crypto projects at regarding sa mga ayan, sa iba't ibang crypto projects, cryptocurrency na mga balita. At si Russian lawmaker Anatoly nga ay nagsasabi dito na kailangan nga daw ma-stop or ma-ban yung Hamster Combat. Hindi lang sa Russia guys ha. So possible na sa Russia siguro ma-ban siya sunod-sunod na from different countries, 'di ba, katulad sa atin. So ayun yung pinupush nito ni Anatoly. So dito ang pinakamagandang highlight na nabasa ko dito is kinikritisize niya yung game na nabanggit niya, ito nga ay obvious scam. Okay, so possible na yung scam na to ay makapag-harm sa mga players or users na naglalaro nito. And also, sinabi rin niya dito na kailangan na talagang ma-stop yung mga gaitong bagay na paglalaro ng Hamster Combat dahil nga clearly ay fraud nga daw ito, sabi niya, opinion niya yun. And also, minamanipulate nga daw yung utak ng tao na naglalaro ng Hamster Combat. Yan, tinatagalog ko lang guys ha. Especially those who are unwilling to work. Yung mga ayaw na magtrabaho. At gusto nila is yung instant money o yung 'di ba yung quick na pera lang, mabilisang pera, kumikita ka na agad with minimal effort by playing a game. So sabi ko nga guys, alam naman natin na marami talaga at marami talagang pumasok kay Hamster Combat na ang reason is kumita ng pera. Okay? So nalaman nila na possible na kumita ng malaki kaya sila nandito. At for sure, ikaw na nanonood, syempre ayaw naman nating masayang yung effort natin na naglalaro tayo at nag-grind tas wala tayong kikitain. So for sure, practical ganun talaga yung iisipin natin. Okay? So sinasabi rin dito na marami nga daw na impluwensyahan yung mismong Hamster Combat at for sure yun nga pinupush nila na ma-stop na ito. 'Di ba matuldukan na 'yung paglalaro ng Hamster Combat at dahil nga totally na hype na talaga siya at sobrang dami ng traffic or mismo mga tao naglalaro sa Telegram, 'di ba, ng Hamster Combat, inalam nila kung sino 'yung may-ari, sino 'yung owner, 'di ba, ng Hamster Combat. At dito, sabi nila, Russian roots of Hamster Combat journalists revealed the game founders. So dito sinabi nga dito na si Edward Gorinovich is one of the creators of the viral Hamster Combat game. So ibig sabihin, hindi lang po siya mag-isa yung nag-develop or may-ari or nag-create ng Hamster Combat, marami pa pong iba. So sino nga ba si Edward Gorinovich? For sure nakita nyo na sa Twitter or sa X, yan o, as per post circulating on X sa Twitter, si Gorinovich nga daw ay yung mismong nag-create or isa sa mga nag-create ng Hamster Combat. At nakita na natin yung post na ito at siya sabi nga nag-face reveal na daw, which is alam naman natin na sinabi nga doon sa announcement na sa interview nung nakaraan na anonymous nga yung mismong nag-create or nag-develop ng Hamster Combat at ayaw nila magpakilala. Pero dito siniwalat, you know, 'di ba, pinakilala or sinabi dito ng mga journalist na ito nga daw si Edward Gorinovich na isang Russian IT entrepreneur na isang businessman din, ay actually mayaman siya guys, ay siya yung isa sa mga nag-create ng Hamster Combat. So may kita nyo dito guys, featured siya sa Forbes 2019 30 Under 30 list. Yan, actually sobrang yaman niya dahil nakaraan ay dati ay CEO siya. So meron siyang car price, yan. At meron pa siyang ibang businesses katulad ng car money. So dito guys, dahil na-reveal na, di ba, hindi naman natin sure kung siya talaga, pero sinabi ng mga journalist yon. Pero ang highlight natin ngayon guys, in case man na mabanin talaga yung Hamster Combat, ang pinakasaad nyo sa ating lahat guys ay pinagkakitaan na tayo ng Hamster Combat na hindi man lang tayo kumita. Kung mangyari man to guys ha, before the airdrop, ang pinaka worst case scenario ay kumita sila pero hindi tayo kumita.
Okay, ano yun guys ha? Situationally, ibig sabihin, hindi pa siya mangyayari sa ngayon dahil meron pa naman silang mga long-term plans. Actually, hindi lang first airdrop yung mangyayari. Gusto pa nga nila is may pangalawang airdrop dahil nga marami or na-hype yung mismong game, maraming players yung into, yung naglalaro talaga at nag-grind ng Hamster Combat. So, maraming mga update na mangyayari at sana, di ba ang hinihintay lang natin is magkaroon na ng white paper and also ma-update na yung roadmap. Kasi kung makikita natin sa roadmap nila guys ay hindi pa nga natin alam kung mababago yon dahil yung TGE nila o yung token generation event, yung airdrop nila ay dapat this July. Pero again guys, 1 week na lang yung natitira, isang linggo na lang at matatapos na yung July. So, hindi ko alam kung may extend ba dahil meron tayong mga naririnig at nababasa na September nga at September pa daw. So imagine guys ha, imbis na August naman, second week, ang pinakamalala, naging September naman. So ayun yung mga balibalita. At again guys, since wala pang official announcement, at concern lang talaga tayo dito sa mga ganitong article at balita dahil nga dapat malaman nyo rin to na meron talaga mga tao and also mga countries yan katulad nyan na nagpo-push na maban or ma-stop na yung mismong paglalaro ng Hamster Combat. So yun guys, maraming salamat nga pala sa panood at itong video na to is for update lang, di ba? Marami natutuwa sa atin dahil nga nakikita ko sa comment section na nalaman nila tong ganitong mga bagay-bagay sa paglalaro ng Hamster Combat. Di ba? Yung mga sino katulad nito, may bago tayo nalaman na si Edward Gorinovich pala yung isa sa mga ni-reveal na creators and developers nitong Hamster Combat. So yun guys, maraming salamat sa panonood at sana hindi naman maban yung Hamster Combat dahil ilang lagpas isang buwan na or magdadalang buwan na tayong nag-grind dito. So sayang hindi naman, wag naman sana masayang yung effort natin sa wala lang, di ba? So gusto natin may kitain pa rin tayo dito. Kaya siyempre, huwag tayo mag-expect na mataas. Grind lang tayo habang wala pang official announcement regarding sa airdrop. At malay natin, di ba, swertein tayo. Wala naman pong mawala dahil libre lang po ito. So yun guys, sa mga solid, maraming salamat po sa panonood. And peace, walang.